kayo po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay takilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay takilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayon kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayun din naman sila'y naging masuwayin, ngayong kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kayamanan. Karunungan at kaalaman ng Diyos, hindi malirip ng kanyang mga panukala at pamamaraan. Gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon, o sino ang naging tagapayo niya, sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan. Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan Niya at sa Kanya ang lahat ng bagay, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.
Panginoon, iyon dinggin akong iyong ginigiliw. Naghihirap ako't mahati ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Panginoon, iyon dinggin akong iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di malilimutan. Panginoon, iyon dinggin akong iyong ginigiliw. Ang lungsod ng Siyon, kanyang ililigtas, bayang nasa Huday, muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang, ang lupain do'y aariing tunay. Magmamanait nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos, ang do'y titira. Panginoon, iyon dinggin akong iyong ginigiliw. Magsitayo po ang lahat. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidamba na, taglay niyo ang aking diwa. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-aanyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy, magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Marami ho sa atin dito gustong maging mapalad. Kaso lang napapalit yung mapalad sa swerte. Gusto mo maging swerte, bibili ng kung ano-ano para swertehin. Magsishare ng kung ano-ano para swertehin. Congrats, nabudol ka. Ang turo sa atin ng Panginoon bilang mga Kristiyano, ang daan tungo sa pagiging mapalad, lalo na sa Ebanghelyo natin, ay ang pagiging bukas palad. Ang taong maramot, hindi pinagpapala ng Diyos. Bakit? Kasi punong-puno siya ng sarili niya. Takot mawalan. Pero ang taong bukas ang palad niya para sa lahat, kahit na ang pagbibigay niya ay alam niyang walang kapalit, yun ang pinagpapala ng Diyos. Sa isang taong naglilingkod, sa iyong paglilingkod ba, naghahanap ka ng paglingkuran ka din? Umaasa ka din ba na suklian ka? Ang tao naglilingkod, hindi naghahanap ng sukli.
Hindi naghahanap ng sukli ang taong buong pusong nagbibigay ng sarili. Dahil masaya na siya na magawa ang paglilingkod. Na may alay ang sarili para sa iba. Yun na yung kukumpleto sa kanya. Yun na yung magpapasaya ng araw niya. Kaya ho, minsan paggabi ay pagod. Ang panalangin ng pagod ho ay sa gabi ay ganito. Salamat Panginoon at pagod ako. Dahil buong puso po akong nakapagmahal ngayon. Ang tao nagmamahal, yun ang bukas palad. Ang taong maramot, yun ang sarili ang iniintindi. Kaya paanyaya sa atin ng ebanghelyo natin ngayon na gumawa ng hindi humihingi ng kapalit. Iunat ang kamay para kahit hindi mapansin. Maglingkod ng tahimik. Hindi kailangan suklian. Yan ang tao na bukas ang palad at yan din ang taong pinagpapala lagi ng Diyos. Ang imbitasyon sa atin ngayon, ikaw ba? Anong daan ang gusto mo? Sana ang piliin natin ang daan tungo sa pagiging mapalad. Simulan natin sa buong pusong paglilingkod at pag-aalay ng sarili. Ang buhay nagiging mapalad sa Diyos ay ang buhay ng pagiging bukas palad sa lahat sa iyong paglilingkod at pagbibigay ng sarili. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa Langit upang maging pagpapahayag ng malalim at tunay na pag-ibig ang kagandahang loob at pagiging bukas palad ng ating puso para sa kapwa. Ang ating itugon, Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang simbahan, naway, maging higit na mulat sa material na pangangailangan ng mga dukha at mga nagpapabayang mga tao at mabigyan din sila ng espiritual na pangangalaga. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod bayan, naway, maging madaling lapitan ng lahat at isaisip nila ang kabutihan ng kanilang nasasakupan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga taong may problema sa buhay, naway, makatagpo ng kapwa na handang tumanggap at tunay na makinig sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Yaong mga nagtalaga ng kanilang sarili sa pangangalaga ng mga may sakit, may kapansanan at mga dukha, naway magkaroon ng tunay na diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway, tanggapin sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Panginoon Diyos, ibinigay mo sa amin ang lahat ng mabuti. Tulungan mo kaming maibahagi ito sa iba, lalo na sa mga nangangailangan ng aming kalinga at atensyon. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog.
Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Turuan mo akong maging bukas, palang.
kapalit na kaginhawaan. Dati naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nakakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumaki bilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno.